Hindi! Hindi nyo kayang gawin sa amin to! Makikiusap ako sa manager ng bangko! Wala ka rin magagawa. Mapapanis lang ang laway mo. Hayop. Mga hayop kayo! Kayo ang mga hayop. Dahil kayo ang walang tirahan. Bakit nyo ba kami ginaganito? Bakit hindi nyo na lang kami patahimikin? Kasalanan nyo. Dahil hindi nyo muna inalam kung sinong binabangga nyo. Parang awa nyo na po. Huwag mo kaming paalisin sa bahay namin. Bueno, baka naman sabihin yung wala akong puso. Sige, pwede kayong tumira sa bahay ko, pero sa isang kondisyon. Magsasaka kayo sa bukid na kakabili lang sa akin na asawa ko. Naintindihan nyo ba? Ha? Buti naman at sina Celia ang napili niyo katiwala. Magmakaawa ka sa akin ng mga yan eh. Naawa naman ako. Halos wala na daw sila makain kaya binigyan ko na ng trabaho. Si Ma'am, mapagkawang gawa. Sige po, tutuloy na ako. Sige ho, mag-ingat ho kayo ha. Aba, aba, aba! Ano tinitingin-tingin nyo dyan? Magtrabaho kayo, hoy, ha? Ano? Kailangan namin gawin kung anong gusto nila. Wala kami pagpipilian. Wala rin kaming karapatang tumanggi. Basta sumunod na lang kami nagsumunod. Kahit ang hirap. Sumusobra na sila. Pag mayaman ka, walang sobra, Ante. Lahat kulang. Lahat gusto mo agawin. Hindi ka makontento. Hindi ka masaya sa kung anong meron ka. Nalalasing ka sa kayamanan. Nalulunod ka sa kapangyarihan. Nakakalimutan mo, may puso ka. Nakakalimutan mong tao ka. Kaya ikaw, Anton. Pag umaman ka, huwag mo kakalimutan kung saan ka nang galing. Kasi yun ang magpapaalala sa'yo kung paano maging mabuting tao. Mari Elena, hinahanap mo ba si Anton? Oo eh, nakita ko siya kanina. Kasama si Esperanza. Alam mo, Mari, hindi sa nakikialam ako pero napapansin ko, napapalapit yata ang loob ni Anton kay Esperanza. Balita ko nga eh,
Sasamahan daw ni Anton sa Esperanza sa Maynila. Aalis si Anton? Oo. Hahanapin daw nilang tunay na tatay ni Esperanza. Nako, yan si Anton mo. Hindi mo na yan mahihiwalay kay Esperanza. Ano? Papayagan mo ba siyang lumuha sa Maynila? Eh alam mo namang delikado doon. Hindi, Delphine! Hindi ako makakapag na pumunta na Maynila si Anton. Hindi ako papayag na sisirain niyang buhay niya doon. Elena, hindi basta-basta makakaalis si Anton. Saka isa pa, saan sila kukuha ng pamasahe nila? Kaya nga naging ipon siya eh. Halos di na nga raw gumagastos ang anak mo para lamang maipon yung sinisweldo niya. Delphine, gumawa ka ng paraan para wag siyang matuloy sa Maynila. Gumawa ka ng paraan para hindi siya matuloy doon at tuloy nang mawala sa atin. Maraming salamat, Mr. Lim. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko kayo kay Mayor. Aasahan ko yung Delphine. Halalahanin mo si Cecil mismo nagpasok sa anak mo dito. Basta ako bahala sa'yo. O siya, Mr. Lim. Paano? Tutuloy na ako. Sige. Salamat ulit, ah. Halika. Ho? Halika at sumama ka sa akin. Bakit ho? Saan sumama ka sa akin? Hoy, anong gagawin mo sa anak ko, ha? Wala lang. Gagawin ko lang siyang alala. May reklama pa. Huwag na huwag kang magkakamaling sasaktan ang anak ko. Huwag na huwag kang magkakamaling galitin ako. Pagtara niyo dito sa bahay ko, paghihirapan niyo lahat. Huwag mo sasaktan ang anak ko! Isang beses mo pa ako saktan. 100 beses ang balik sa'yo! Ay, hindi mo nalirealize kung gano'ng kahirap ang tumira sa kanya. Halika. Aalis na tayo. Inay! Nakausap ko na si Mr. Lim. Simula ngayon, hindi na makapagtatrabaho doon ang anak mo. Siyempre, wala na sa makukunan na ikabubuhay niya. Papipilitan na yung bumalik dito sa atin. Elena, kaya mo, matatapos din ang problema natin kay Anton. Uuwi rin yun dito sa atin. Delphine, napag-isip-isip ko lang. Hindi kaya parang lalo lang natin binigipit si Anton sa ginawa mo. Elena, hindi natin ginigipit si Anton para mahirapan siya. Ginagawa natin yon para mapilitan lang siyang umuwi dito sa atin. Paano kung hindi pa rin siya bumalik dito? Hindi siya babalik dito. Wala na ako magagawa ron. Hindi mo na ako masisisi. Ginawa ko ng dapat kong gawin. Ang anak mo nagkulang, hindi ako. Hmm,
ito. Saan pupunta? Kakausapin ko ang anak ko. Elena? Elena? Pinuntaan muna siya. Saan siya nagpunta? Sino kasama niya? Kasama ba niya si Esperanza? Nagpunta na ba sila sa Maynila? Ako hindi, o. Wala ko siyang kasama. Gusto daw niya magpag-isa para magpalipas ng sama ng loob. Sama ng loob? Nasaan na siya ngayon? Hindi po namin alam kung nasaan siya. Basta sabi niya, huwag rin muna siyang hanapin. Ang Elena, galit na galit ho si Anton kay Mang Delphine dahil pinatanggal ho siya sa trabaho. Kailangan daw ho niya muna umalis. Kundi baka may magawa daw siyang bagay na pagsisihan din niya sa bandang huli. At kung hindi daw niya matakwil yung tatay niya, baka siya naman daw itakwil niya. Kapag may nagawa siyang masama. Hirap na ho si Anton. Hindi niya alam kung anong tama at mali. Nay, bakit naman kayo pumayag na gawing alalay ni Vanessa si Andrea? Wala na akong magagawa. Kasi naman, inay, inawan niyo pa si Vanessa eh. Sinisisi mo ba ako, Junjun, sa nangyari sa buhay natin? Bakit? Ginusto ko ba to? Kagagawang ko ba to? Kibata-bata mo pa, marunong ka ng manumbat! Paano naman, inay? Junjun, huwag mong sagutin ang inay. Alam mo namang hindi tama yan, di ba? Naipahihirapan lang ni Vanessa si Andrea. Gawa ko. Wala na tayong karapatang tumangke. Dahil wala na tayong pag-aari. Itong lupang tinutuntungan natin. Itong bahay na sinisilungan natin. Sa kanila na to. Ultimo bigas na isusubo natin. Sa kanila na rin. Hindi. Hindi nila pag-aari ang pagkatao natin. Esperanza! Esperanza! Ano ang kailangan mo? Gusto ko makausap si Ve... asawa ni Mayor. Wala siya. Umalis. Kung wala siya, this mayor na lang kakausapin ko. Anong problema? Mayor, makikiusap po ako sa inyo. Baka naman ho pwede niyong kausapin yung asawa niyo na huwag niya naman ho kaming tratuhin parang alipin niya. Alam mo, dapat nga magpasalamat kayo doon sa asawa ko eh. Dahil hanggang ngayon, pinatitir pa rin kayo sa bahay niya. Ikaw ako lang, hindi matagal ko nang pinilayas kayo doon. Wala akong pakialam kung magpalaboy-laboy kayo sa kalye. Ano ho ba ginawa namin sa inyo at ginaganito niyo kami? Marami. Yung nanay mo, mabunganga, mataray, wala naman. At saka yung walang hiya mong ama, muntik na ako ipahamak niya na. Kayo nagpahamak sa kanya. Ipinakulong niyo siya para makaligtas kayo. Hoy! Dahan-dahan ka ng pagsasalita mo, ha? Nandito ka sa pamamahay ko. Kung sa inaakala niyo makakatakas kayo sa ginagawa niyo, darating yung panahon na sisingilin kayo ng konsensya niyo. Huwag kang masyadong matapang. Dahil baka iyan ang maging mitsa ng buhay mo.
alalahanin mo. Nandito kayo sa palad ko. Cecil! 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 Ah! Cecil! Umuwi ka na! Umuwi ka na! At huwag ka na papalik! Kaya ako ayaw mong masaktan. Gusto kong makita si Cecil. Cecil! Cecil! Matapag kong matapag ka, ha? Cecil! Matapag ka! Gusto kong makausap ng kapatid ko. Cecil! 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 Kalit-kalit palabas mo! Cecil! Kaya sa pamamahay ko yan! Itiwan mo nga ako! Itiwan mo nga ako! Gusto kong makausap yung kapatid ko! Gusto ko siya makita! Kung ano man ang natuklasan mo kay Cecil, tumahimik ka. Kung hindi, pareho kayo malilintingan sa akin. Tandaan mo yan. Yes! Yes, tumahimik ka!